Hello, amazing morning mga kababayan. Saka saan ka man naroro, no? Sa Pilipinas, o Bruno. Saka yung mga kakusa ko rito sa kahotel, kakusa, no? Ipangatlong araw na natin ngayon dito sa quarantine room. So ganun pa man, magpasalamat pa rin tayo at blessed pa rin tayo na until now. Sick pa rin tayo at ang mamahal natin sa buhay. Thanks God. Thank you Lord. Then today, in this video, meron akong i-share sa inyo mga kababayan. About health versus wealth, no? Anong health palusugan natin? Wealth, kayamanan, o yung pera? So, alin sa dalawa ang mas importante or mahalaga? So, didiscuss natin yun. Kasi, nowadays, no, ang reality, ito ang mga kababayan, tingnan nyo maigi. Pag nilay-nilayan yung baga, himayin nyo, maintindi maigi. Nowadays, ang reality ganito. So, FW man o nagtatrabaho abroad. So, sabi nga sa survey, no, people spend their health to gain wealth or earn money. Then spend their wealth to regain their health. So, ibig sabihin, no, along the way from Latin Asia, nagsimula tayo nagtatrabaho, nagtatrabaho tayo, trabaho. So, nakukompromise na yung kalusugan natin. Then, yun nga, no, napapabayaan na siya. Kaya nakukompromise na yung ating health. After that, no, pagdating ng araw na magre-retire ka, o mag-forgood ka na, so dyan na lumalabas yung mga sakit-sakit mo. So yung mga pera mong naipon, no, along the way na nagtatrabaho ka abroad or local, yung mga naipon mong pera, no, pagdating ng araw na sakitin ka rin, may sakit ka na, so baliwala rin yung ipon mo. So mapupunta lang din doon. Halimbawa, example lang, nakunod naman ang isang tao ay kakaroon ng high blood, o kaya kakaroon ng sakit sa puso, magkakaroon na ng maintenance yun, o kaya magkakaroon ng ibang malubang sakit yun. Lalo na yung mga common sickness ng tao is sakit sa puso, high blood, no, diabetes. Lalo na yung diabetes, until na wala pa rin siyang cure, wala pa rin siyang gamot. So, mangyayari, no, na instead na yung retirement fee mo, enjoy mo na, no, instead na pag travel-travel mo, sa Pilipinas or abroad, no, hindi ka makapag-travel kasi ilalaan mo na lang dun sa pang-maintenance mo. So, yung ibig sabihin dun. So, hindi mo rin may enjoy yung life mo after ng period ng magtatrabaho. So, yun nga yung nangyayari, no? Dahil sa mga bagay na yun, nagtatrabaho ka, isa pang factor na is yung overfatigue, no? Overwork ko sa trabaho, no? Kasi dapat 8 hours, no? Ginagawa mong 16 hours, no? Nag-extend ka ng oras para kumita ka nga ng pera para lumaki ang sahod mo. Then, yun yung time na yun, na dire-diretso yung ginagawa mo, no? Apektuhan ng health natin. So, ibig sabihin, yung kalusugan natin is importante talaga para ma-enjoy natin yung ating buhay. Sabi nga naman ng iba, no, okay lang yan, no, isang beses lang naman tayo mamamatay. But, tandaan mo, no, araw-araw kang nabubuhay. So, dapat yung araw-araw kong nabubuhay, maging healthy ka para ma-enjoy mo yung life mo. Ma-enjoy mo siya. So, titingnan mo, napakaraming mayayamang tao. Maraming mayayamang tao katulad niyan ni Steve Jobs, no. Billion dollars ang ng network, no. Pero anong nangyari, no? Way back 2011 namatay siya sa sakit sa cancer. So yung yaman niya baliwala din, hindi nakatulong ma-extend ang kanyang buhay. So baliwala, di ba? Meron pang isa, former late president Corazon Aquino, namatay din sa colon cancer. Then si late Senator Miriam Defensor, namatay din. So, isipin mo lang kabayan, napakalaga ang kalusugan natin. Sa bilang OFW, bilang human being, no, pangalagaan natin yung ating kalusugan. So, katulad niya, no, dito tayo abroad. Huwag natin tipirin yung sarili natin, no, dahil ang kalusugan natin, ito yung ating pinakapunan. Lalahanin nyo, no, nandito tayo sa abroad para kumita ng pera, para pag-uwi natin ng Pilipinas, no, o safe tayo at saka healthy, para ma-enjoy natin yung pinagpaguran natin dito abroad. So, ito pang isa, sa mga kababayan natin, no, at ang masakit dito, no, pag yung ibang kababayan natin, umuwi na lang ng Pilipinas, no, naka-wheelchair na lang, sinusundo sa airport, pamilya nila, naka-wheelchair na, iba na stroke, iba naman, hindi pinalat, no, na umuwi na lang nakabawang. So, napakasakit. Kaya dapat, sa ating mga OFW, no, abroad, no, mag-ingat tayo lagi. Pangalagaan natin, kalusugan natin. Health ang importante, no? Ang wealth na yan, to follow na lang yan pag malusog ka. Kasi tingnan mo, pag hindi ka healthy, hindi ka na makapagtatrabaho na maayos. So nawawala na yung focus mo sa trabaho. Kasi iniisip mo, no, yung imbes na yung pera mo maiipon,
napupunta lang sa pang-maintenance mo, panggamot mo. So nababaliwala. Yan ang pakaalaga talaga ang kalusugan natin. Ngayon, that scenario, si IAM Worldwide, yung company kong sinishare sa inyo ngayon, no? By the way, lagi ko siyang pinopromote. Bakit? Nagiging passion ko na siya, kabayan, no? Honestly, nung nakita ko si IAM Worldwide, no? Nagiging passion ko na siya na isishare, mag-share. Kasi ito, sabi nga nila, sharing is caring, no? Isishare ko sa inyo yung company at saka yung products niya kasi nakakatulong. Which is yung pinaka flagship product namin is Barley, no? Pwede niyo naman sa i-check kung ano ba si Barley, kung ano siya, ano ang pwede may tulong. Napakaganda sa head. Which is, kung naalala nyo, si Miss Maritone Fernandez, no? Now, she is 20 years cancer-free because of this Barley products. Na-discover niya from Australia na napaka-potent at napakalaking bagay na palakas na immune system. Yun nakatulong sa kanya na maging malakas at cancer-free niya siya ngayon. So, pwede nyo siyang i-research later on. Pwede nyo siyang i-research kung saan, ano, garalan nyo maigi. Yan ang pakalaga ang health natin. So, ngayon sabi nga na iba, no, medyo mahal daw ang Barley. Pero okay lang yan kung saan, for me, ha, no? Mahal. Hindi siya mahal kung titingnan mo. Kasi ito, yung kalusugan, yung tawag, sabi nga, no? Health is your real wealth, no? Kapahalagaan mo siya. Tapos, huwag mong tipirin sarili mo kasi food supplement naman ito, hindi ito gastos, no? Hindi ito siya expenses. Ito investment po. Kaya, napaka-importante. Anin mo naman nga naman yung yaman mo, pag sakitin ka, baliwala din. So, along the way, makikita mo rin yan pag tulad ngayon, wala naman tayong trabaho, wala ka-lockdown, no? Pag-aralan mo na lang si IAM Worldwide. So, yun nga, IAM Worldwide Corporation, no? Ang ano pala nito, ang head office namin is sa Green Hills San Juan. Sa mga brand, may brands na sa Davao, sa Cebu, Bacolod, Iloilo. Then, international brands naman, IAM Worldwide Business Center, meron sa Dubai, sa Dira Dubai, meron sa Kuwait, meron na rin sa Ghana, sa Africa, no? So, internal, literal, magkakaroon na rin dito sa Saudi, no? In God, the perfect time, no? Magkakaroon din dito, sure yan. So, nakita ko. Yun nga, no? Si IAM, offering you hope, which is health, opportunity, at saka prosperity for everyone. Yun ito yung papapasok na, no? Yun nga, ang pinaka-point, no? Ano ko rito? If you do IAM Worldwide Business, you will hit 3 birds in 1 stone. And dati, no? You will hit 2 birds in 1 stone. Dito, 3. Why? Una-una, pag ginawa mo si IAM Worldwide, no? Magiging healthy ka. Yun ang una rito, papasok ang health. Then the second, wealth, papasok na rin ang wealth. Bakit? Once na naging healthy ka, no? Yun na nga yung sinasabi ko na kanina, ang gastos mo, hindi ka nagagastos ng ilang bagay. So, magiging savings mo na ngayon yun. At the same time, papasok din yung earnings mo, no? Kikita ka rin. At yung pangatlo, makakatulong ka pa sa ibang tao. Kaya nga, 3 birds in 1 stone. So, ginawa mo si IAM Worldwide, no? Magiging healthy ka na, magiging wealthy ka na, magkakaroon ka ng business online. Then, ang kagandahan, makakatulong ka ba sa ibang tao. Which is, ito yung ginagawa ko lagi, no? Kaya mapapansin mo sa video ko, sa Facebook ko, puro na lang si IAM Worldwide. Why? Nagiging passion ko na siya. Parang ganito lang yun, kabayan, no? Na MRT, LRT, no? Bawat istasyon, no? Tumitigil yan. Araw-araw, walang kupas yan. Pag stop nyo ng istasyon, no? May sumakay mat sa hindi, okay lang, alis pa rin yan. Next ulit, dire-diretso. Kaya ito yung ginagawa ko ngayon. Sumali mga kahit sa hindi, tuloy-tuloy pa rin ako pag-share. Kasi napakaganda, no? Ano-ano, name ng I am, no? Which is from the Bible also. Name ng I am is God. Then yung barley, it was mentioned also sa Bible na 27 times na ginagamit pa noong unang panahon. Kaya makapansin nyo, no? Yung mga ninuno natin, 100 years more than ang buhay nila. At sa ngayon nga, mga nasa province, no? Matatagal ang buhay nila noong araw. Kasi because of this barley, superfood ginagamit na nila noong araw. So, ganun lang, no? Kaya huwag kayo magsawa, no? Ako, hindi rin ako magsasawa mag-share ng ganito. Ang opportunity ni IAM Worldwide para makatulong din ako. Ganun pa man, no? Sabi nga sa amin, sa IAM Worldwide, IAM Worldwide is the home of hope, no? Hope, pag-asa. Ako naman, as distributor or member, no? Agent of hope. Agent of hope, no? Ahente, no? Share ko sa inyo, sige lang, share ako ng share. Sumalimat kayo sa hindi, okay lang. Walang problema yon. At least ako, masaya ako na isishare ko sa inyo yung opportunity ng IAM Worldwide, which is napakarami nang natulungan. Kaya nga,
Papansin nyo kung nanonood kayo ng Itbulaga, no? Si Harty Evangelista, Mayor Isko, Manipaka, pinopromote nila kasi nakakatulong. Kaya ako, I'm so proud na naging member ako ng IOM Worldwide, no? Which is napakalaking tulong din sa akin. Even myself na tested ang province ko na yung mga products. So, ganun lang mga kabayan, no? Pag-aralan nyo lang, no? Lalo na ngayon, itong crisis natin, no? Kung natapos natin to, later on, no? Mag-decide kayo mag-IOM Worldwide, no? Tutulungan namin kayo. At yung gandaan pala nito, no? One more thing, no? Pag ginawa mo si IOM Worldwide, hindi mo lang gagawin mag-isa. Marami kaming tutulong sa'yo, no? Mga mentors ko, mga top mentors, kahit even na mga kumikita na sila ng malalaki. So, tinutulungan pa rin nila yung mga new member o mga distributor. Kasi dito, no, sa ganitong business, copy business lang. Ha? Kung baga sa, ano, share ka ng share sa Facebook, no, hindi ka kumikita, gastos ka lang sa load mo. Dito sa IAM, si IAM may share mo yung products, kikita ka, at the same time, nakakatulong pa. Ngayon, yung sa pamilya mo, magiging healthy ka na rin. So, ganun lang kabayan. No? Amazing morning ulit sa inyo lahat, no? Lagi pa rin mag-ingat sa ating mga kababayan, no? Abroad man o sa Pilipinas. So, tuloy pa rin natin ang pagdasal na ito'y matapos na. Makalapasan natin lahat itong ating pandemic crisis ngayon. So, amazing morning. God bless sa inyo lahat. At maraming salamat. Naway, huwag kayong magsawa, no? Next video, marami pa akong di-discuss, no? Na mapupulutan din ang aral. Kaya sabi ko nga, no? Gagawin ko yung aking room quarantine na magiging productive. Kahit pa paano, makakatulong ako, makapagbigay ako. The reason why I am still here today. By the way, I am 50 years old today! Grabe! Minsan nakatingin ako sa salamin, hindi ako makapaniwala. Umabot ako ng 50! Thank you! Imagine when I was 30 years old, the doctors told me, I have 6 months left to live. 6 months! It's been 20 years! Alam nyo, the only thing different that I have done, the only thing different that I have done is I drink. I am worldwide pure organic barley every day! Amazing Pure Organic Barley provides me with stamina and vigor to survive long hours of work and play. I look good, feel good, and have unlimited energy all day with Amazing Pure Organic Barley. So, it is our mission to spread this good news. Okay? Kailangan lahat ng tao na kilala natin, ipakilala nyo yung produkto natin na world class! I love you all. God bless you and continue to spread. A 16-year cancer survivor, breast cancer, ductal carcinoma in situ, stage 2B po ang diagnosis sa akin. I discovered that the best of the king of all herbal supplements is of course the young barley powder. As soon as I started taking the barley, my immune system started to get much better, much quicker. I was diagnosed pneumonia or pleural effusion. Then eventually, pag-take ko ng barley, sobrang effective talaga siya. Kasi 2 times a day lang ako nagtitake nun and it really helps talaga. Nung nasabrod ako, akala ko minupos na ako. Buti na lang, nakilala ko yung product na pure organic barley. Sa awa ng Diyos ngayon, tuloy-tuloy na yung regla ko. Normal na. Na usually 3 to 5 days bago ako makapag-CR. Nung nag-take ako ng barley within that day, 3 sachet lang, yun, nawala na yung constipation ko. Meron po akong PCOS for 10 years. So before po, irregular yung menstruation ko. And then na-discover ko po itong barley. After 2 months taking barley continuously, naging regular po yung menstruation ko. Thanks to this amazing product. And after that po, itong last April 2019, na-discover po namin na clear na po yung PCOS ko and I'm now 6 months pregnant. I have been struggling for 11 years to conceive. I have PCOS or polycystic ovarian syndrome. And because of this, my ovary and my uterus got filled. So sometime in the summer, my period was delayed.